yun ay pakikiapit sa iyong unang pag-ibig. Bakit? Minamahal mo ang Diyos Jesus. May minahal ka pang iba. Pag sinabing nagmamahalan, tayo dalawa lang, walang pwede pumasok. Eh, minamahal mo ang Diyos. Dahil minamahal mo siya, binibigay mo lahat, may relasyon kayo, lumiko yung tao, minahal kong isa. Ano tawag doon ngayon? Pakikiapit. Nakita natin yung sinasabi sa Bible. Wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Ano natitira? 27. Kundi isang kakilakilagot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuon ng dalawa o tatlong saksi ay mamamatay ng walang awa. Yun yung inihalimbawa. Yung tanong ni Brother nung nakaraang linggo. Kasi nga, kapag ka ikaw ay nasa kautusan ni Moses at mayroong nagpatunay na isa o dalawang hindi ka nagpahalaga, dapat sa'yo mamatay. Napakahigpit naman, mahigpit. Tingnan nyo kung ang babasahin natin ha, may kinalaman ko po sa pangalaman niya, Leviticus. Ipinapapatay nga ng Diyos. Bakit? Alisin mo yung kasamaan. Sabing ganun. Masamang gawain yan sa aking Israel. Alisin mo yan. Tingnan nyo po ang pagkakasabi ha. Sa chapter 20 ng aklat ng Leviticus, nakalagay po ang ganito. Leviticus 20:15, nakalagay po ang ganito. At kung ang isang lalaki makiapit sa hayop, ibig sabihin nakiapit, may sexual intercourse, pinag-aralan natin yan, bestiality, papatayin na walang pagsala. Sino papatayin? Kasunod ng talata. At papatayin din ninyo ang hayop. Matindi, di ba? Yung mga mahilig sa mga mahika noong unang panahon, yung mga magic-magic, mga anting-anting, mga pamahiin, kasamaan niya sa Israel. Ano ang sabi ng Bible? Basahin po natin. Deuteronomy chapter 18, verse 10, 11 to 12. May kinalaman ito sa mga ano ha, yung mga pinaniniwalaan ng iba ng mga anting-anting o kung ano mong mga bagay ng galing na yan na sa tao. Deuteronomy 18, 10, 11, 12. Huwag makasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae. Yung inihahain, kadimonyohan kasi yun eh. O nanguhula, o nagmamasid ng mga pamahiin. Tamo? O engkantador, o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masasamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Hindi mga sumasangguni sa mga patay. Sa panahon natin ngayon. Diba, yung mga spiritual advisor, eh, kasama niya si Madam Oring. May mamamatay. Eh, siyempre naman may mamamatay. Wala pong kakaiba kang uhulaan. May mabubuntis. Siyempre, may mabubuntis. Ibig sabihin, ibigay mo yung specific na sinasabi, ano yun? May dadating na lindol, ganito ang pecha, ganito oras. Yan! Pero yung mga ganong posibilidad, may artistang mabubuntis. Natatawa ko sa mga hula. May kakaiba ba? Eh, natural naman ang nangyayari. Ang sabi ng Bible sa Israel, huwag kang sumangguni sa mga ganyan. Ano ang kasunod na talata? 12. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito, karumal-dumal sa Panginoon. Kaya kapag naniwala ka dito dahil tayo na kay Kristo, huwag ka lang maniniwala sa iba pa, nagkakasala ka rin, kapatid. Huwag. Ito ang kasulatan, ibinigay, basahin mo. May pagbabawal dyan. Kaya makikita natin, meron kasi sa panahon na ito, naghahain tao. Basahin natin. Jeremiah, tingnan nyo po, sa aklat ng Jeremias, na insulto ang Diyos doon. Ang hinihingi niyang paghahain ay yung mga hayop. Aba, ito, iba. Pumatay sila ng tao, alang-alang sa kay Baal. Ano nga ba yan? Hanapin ko po sa Bible, aklat ng Jeremias yun. Ang sabi ay ganito. Apo, at saka. Binasa ko na ito kanina eh. Kumamatanda ako kung nasaan. Kasi pinakikita sa talata na ito,
na yung mga tao ay pinatay at inihain sa Diyos-Diyosan. Ito, 7:31 ng aklat ng Jeremias. Tingnan niyo po ang pagkakabanggit. At kanilang itinayo ang mataas na dako ng korte na nasa libis ng anak ni Hinom upang sunugin ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy na hindi ko iniutos o pumasok man sa aking pag-iisip, sabi ng Diyos. Pagka inanong mo yung salita, hindi ko sukat akalain. Diba, parang ganun. Nagagawin mo itong bagay na ito na ihahain mo ang inyong mga anak na lalaki at babae para ihain kay Baal o sa Diyos. Diba, pinalaki natin dati yan. May nagtutusok dito, sa India yata yan. May gumaganyang ganyan para sinasapian. May nagtutusok sa ganito, buhay pa rin. Pag-aalis sa demonyo, hindi yung pagsamba. Pag natutunan ng tao yun, alam mo na kung sino pinupuri mo. Hindi ang Diyos. Diba? Na makikita natin, yung paghahain na yun, kagaya ng binanggit natin, sa Old Testament, wala na ito sa panahon ng ating Panginoong Yesus. Yung mga mahika niya yan, wala na dapat sa panahon ng Panginoong Yesus. Pero may gumagawa pa. Acts 19:19, tingnan niyo po. Itong mga tao ito, nabuksan. Mga ano ito eh, kasamahan ni Harry Potter. Ano? Kaya, mga mahiko, kung tawagin. 19:19 po. Acts 19:19. Ganito po ang nakalagay. At hindi ka kaunti. Ibig sabihin, marami-rami. Sa mga nagsisigamit ng mga kabihas ng mahika, yan ha, ay nagsipag-ipon ng kanilang mga aklat at tinagsusunog sa paningin ng lahat at kanilang binilang ang halaga niya o at nasumpungang may 50,000 putol na pilak may nilalarawan dito. Ibig sabihin, napakamahal sa madali-salisa. Sa gayon lumagong totoo ang salita ng Panginoon at nanaig. Kita ba? Dapat sa isang tao nananaig yung salita. Eh nasa iglesia na kaganapan ng Pasko, hindi makiwan-iwanay Pasko, namimili pa ng tradisyon niya. Nasa iglesia na araw ng mga patay, ayan dadating na araw ng patay, November 1, makikipagsiksikan sa sementeryo. May talata bang dat nagkagawin noong November 1? October pa lang pumunta ka na. Alam mo namang maraming tao eh. Di ba? Nakikisali-sali. Yun yung sinasabi. Dapat manaig sa'yo yung salita ng Diyos, hindi yung mga nalalaman mong mga anting-anting sa Dolores Quezon, sa kung saan-saan. Wag. Nagkakasala ka, kapatid. Wala na yun. Ito yun, oh. Sa Old Testament, yung mga sinasabi. Tapos na yan. Yan natin na, Jesus. Alin ang susundin natin ngayon? Ito, oh, pag na kay Kristo ka na, wala na. Wala nang maraming mga ano, may pungsoy pang nakabalot yan. Diba? Hindi naman mga Chinese, kasi kisali-sali. Diba? Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang tao eh. Pagka may kinalaman sa ikabubuti daw ng kanyang kapalaran, ay gagawin niya lahat. Hindi niya lang magkakasala ka sa Panginoon. Kasi nagmamahal ka sa iba. Bakit? Ang Diyos sinoso. Di ba sinabi nga niya, ako'y mapanibuhuing Diyos. Ibig sabihin, huwag kang iibig sa iba, nagsiselos ako. Pwede ba ganun din naman sa tao? Pwede ba naman yung tatlo tayo nagmamahal? Eh pwede ko magkakapatid marami. Ibig ko sabihin sa relasyon. Di ba? Sabi ng kanta, kung liligaya ka sa piling ng iba, hindi kasi pwede ganun. Pag tayo lang, walang jajamper. Madaling salisa. Ano, walang makikisali-sali. Bigay mo yung ano mo, ibibigay ko ako magmahalan tayo ayon sa katalunan. Diba? Ay, ang dami ngayon ganyan. Ang mga, ayaw ko nang salita, baka saan ako wabag ka. Na mga ginagawa ng tao, akala nila ngayon tama. Hindi po. Hindi. Itong mga bagay na binasa natin dito sa Old Testament, pagdating ng ating Panginoong Hesus, tinapos na niya, pati pagkain ng dugo. Diba?
Eh kung iisipin mo, literal bang kinakain ni dugo? Hindi. Eh bakit ba binabawal dito yung dugo eh huwag kainin? Kasi ihahain, ipinatatapon. Pag ininom ni dugo, ano ihahain? Naninom. Pagdating sa Old Testament, sabi ng ating New Testament, sabi ng Panginoong Yesus, lahat ng mabibili sa pamilihan, kanin ninyo. May dugo ba doon? Meron. Eh kung gusto kong magtinuguan, may question. Eh kasi ikaw masama yan, talata. Masama. Tinuguan lang kakainin ko, napakasama ko na. Nakikialam ka kasi sa kalayaan ko. Kalayaan ko itong kumain, hayaan mo ko. Pero mag-iingat ka rin. Hindi ka pwedeng banat ng banat, natitisod na pala isa. Hindi na ako sasamba bukas. Ah, sa linggo. Bakit? Natisod ako kumain ka ng tinuguan sa araw ko. Kasi may mga tao, hindi talaga kaya kumain. Ibig na sabihin ganito, hindi, walang pakialaman. Parang ganito, gusto ko iskabeche, eh ayaw mo naman ng matamis. Huwag mong pakialaman yung kalayaan ko kasi kaya ko itong kainin, kapatid. Ah, sige, ganito. Kumakain akong bulate. Dapat kumain ka ng bulate. Pagkainisip ko yung gano'n. Lahat tayo magkakain ng bulate sa pilitan. Mag-aaway-aaway tayo dito. Ibig na sabihin, kung ginagawa mo yun, ng ayon sa pananampalataya, hindi gawin mo. Huwag kang makialam. Kasi kumain ka lang ganito eh. Nagkakasala ka sa Diyos. Humahatol ka sa akin, sa kalayaan na sana dapat sa akin, pinapakailangan mo ko sa pagkain.